po. Hello po. Good morning. Wow, ang ganda ng bahay ngayon. Sige, ako nga dahil nung huli ka pumunta dito, hindi pa kami nakakalipat. Oo nga po. Ngayon nakalipat na kami. Oo po, nakita ko nga po sa Facebook ng Taong Bahay. Kaya sabi ko, hindi ko palalakpasin na pumunta ngayon dito. Tama, halika rito, halika rito. Sige po. Ayan, puka rito. Ang ganda. Ayan. Puka naman dyan. Opo, salamat po. Kanina nga pala, ha, napagkukwentuhan namin ni Abay Maylin. Yung tungkol sa pagre-recycle. Ay, opo, opo. At binanggit na rin namin yung tungkol sa ano bang pwede natin gawin doon sa mga sapatos na hindi na, sa panagay natin luma na. Ay, opo. Pwede na siguro itapon to. Ay, pwede pa pala i-recycle. Ano ba mga pwedeng gawin? Abay Mark Cerezo. Oo, dyan sa mga sapatos natin na luma. Of. Ito, Abay, ito po yung mga kadalasan na mga sapatos na yung mga kabataan. Mapasok sila everyday, na gagasgasan niya, na tutupi, tapos naghihimulmol. Ah, di kaya naman kapag katulad ng pagbabaha, di ba? Oo, napapasok ng tubig, et cetera, ang tawag diyan, naghihimulmol, natatanggal yung parang pinakabalat. Pero meron po ngayong bagong solusyon diyan na na-discover namin na pwede pa palang gamitin ang sapatos na akala natin itatapon na. Talaga? Yes, kabay tulad po niya, no. Nakita niyo po 'tong sapatos na 'to? Parang gamit na. Pero sa tingin niyo po ba pwede pa natin 'tong pakinabangan? Kung titignan ko, baka hindi na. Mm-hmm. Pero sabi mo, pwede. Pwede pa po yan. Sige. So, ito pong sapatos na to, ang kadalasan ng mga sapatos na nabibili natin sa mall, ginagamit ng mga elementary school, kadalasan po dyan, natatastas. Ito po, parang nagkakaroon ng biyak-biyak sa sapatos. Oo nga. Yan po yung kadalasan ay kita ng estudyante, papabili na naman tayo kay mami. Mm. Igagastusan naman tayo. Totoo, yung nagbabalat-balat na ganito. Opo, kasi yan po ay madalas nababasa, nababangga sa mga kapwa sapatos. Pero ito pong sapatos na to ay pwede pa po natin pakinabangan. Uh-oh. Ito pong ginagawa namin sa Pinoy Malikhain ngayon. Uh-oh. Kumukuha po kami ng mga second hand na sapatos. Uh-oh. Inaayos po namin to at ibinibigay po namin sa mga kabataan. Ayun. Na wala pong sapatos. Ayun, no? Mga kabataan walang sapatos. Opo, tulad po nung nakikita niyo sa TV ngayon. Uh-oh. Sila po yung mga kabataan na kadalasan nakikita natin sa mga remote area. Mm. Madalas niya sa Manila, sa eskolta. Uh-oh. Sila po yung mga pumapasok sa eskwelahan na nakachinelas na, pud pa yung chinelas, minsan nakayapak pa. Mm-mm. Kami naman po, ang grupo namin ngayon ay sumasaklolo sa mga batang yan upang bigyan namin sila ng pag-asa, makapag-aral mabuti. Ayan. Opo. Kung meron tayong alam na ang binibigay nila chinelas, ito naman sapatos. Opo, sapatos. Oh, sige. Ayan po. Gawin natin naman yan. Nakita nyo po kanina na ganito yung itsura po, no? Napaka-imposible na. Ang kailangan lang po natin dyan ay liha. Liha. Opo, ayan. Yung pinaliliha po ng kahoy. Lilihahin lang po natin yan. Ay, hindi ko po pwedeng magdumi rito. Napakaganda naman yun. Magagalit si Abay Maylin. Opo, magagalit si Direk. Ayan. So, lilihahin lang po natin yan. Sasampol ako ng ganyan. So, mabilis po matanggal yan. Ayoko nga, ano? Ayan. Kahit medyo gentle lang, matatanggal yan eh. So, ang gagawin nyo lang po, lihain nyo lang po lahat, pati po yung loob. Kasi yung loob po, naghihimulmul din, natatanggal din po. Oh. Konting tiyaga lang po. Sinatiyaga po namin to. Kasi, ibig sabihin, konting, patingin na. Opo, opo, sige po. Yan, patingin niya, patingin. Ah, talagang ano, no? Oo nga, oh. Oo. Tanggal agad, ano? Natatanggal po agad siya. Huwag po yung gagamit na lihang napakakapal dahil baka mapudpud po lalo at wala na po tayo mapakinabangan. Yung manipis lang po na liha, enough na po yun. Ayun. So, after po natin lihain yan, ganito po ang magiging itsura niyan. Ito na po siya. Ayan. Ito po siya. Ayun po, hawaan niyo po, Abay. Ayan. So, akala niyo po parang jeans na sapatos na naging gamusa ang tawag. Gamusa. Gamusa. Yun ang pinipilit kong isipin. Gamusa. Naging gamusa na yung sapatos. Opo. Yan po ang magiging itsura niyan. Once na niliha po natin na mabuti, at pati po yung loob niya, no? Nakita niyo po yung loob, naliha ko na rin po niyan kagabi. Talagang chinaga ko yan para po ipakita natin sa mga manonood natin. Yung mga dumi-dumi ng sapatos, minsan kasi gano'n na nangyayari ang mga abay, ano? Kaya iba tinatapon na talaga nila, pinamimigay nila, na kasi yung loob, medyo hindi na magandang itsura. Mm-hmm. Lilihahin lang pala. Opo, lilihahin. Ayan po, tulad niyan, parang naging smooth na naman po siya. Oo. Mamaya po, pakita ko po sa inyo yung magiging result, pipinturahan lang po natin yan, at pwede na po natin pakinabangan or i-donate sa mga batang nangangailangan na sapatos. Hindi mo naman sapatos to, no? Opo, sapatos po to ng mga bata.
wala akong sapatos. Pwede mo. Rin po. Ayan. Ayan. Kahit po sa rubber shoes, kadalasan po ng mga rubber shoes, yung mga panlaro sa basketball, ganun po naghihimulwag, ginagawa lang po namin, nililiha lang po namin. Oh. Then kung meron po kayong mga pintura po dyan na pang sapatos or yung spray paint po, as long as huwag nyo pong i-sprayan ng todo-todo, medyo malayo lang po. At pitik-pitik lang po ang pag-spray. Mame-maintain po natin yung itsura ng sapatos. Oh, pwede mo na ipakita yan mamaya, di ba? Oh, kung papaano. Pero nakakatuwa mga abay, biruin nyo, eto naman pala, meron palang solusyon. Hmm. Pwede pang magamit. Oh, kung hindi mo gagamitin, pwedeng gamitin ng mga needy o yung mga nangangailangan ng mga bata. Opo, abay, ayan. Ito na po yung ano niya. Ito po yung... Kagabi ko po ito ginawa, talagang sinaga ko po siya, hinis-is ko, tapos pininturahan ko na po siya. Kaninang umaga po, pagising ko, nung natuyo na yung pintura, ito na po yung inalabasan niya. Talaga lang? Ayan po siya. Oo, ayun. Parang bago na nga naman mga bayo. Oh. Look, tignan nyo, akin ay luma. Ah, ito po yung luma, ayan. Ito. Ito yung before and after. Before, ito na yung after, oh. See? Mga bay, o... Baik po ako po eh, kung pwede ko po siyang ibenta, pero mas nanaisin ko na lang po itong ibigay sa mga talaga nangangailangan. Hindi makabili, ano? Opo. Ngayon po, meron kami mga 800 pairs of shoes ngayon. Nando po sa amin sa Taytay, nakatago po siya. At yung mga young people namin po ngayon doon, yung mga volunteers, sisimulan na po namin mag-is-is ng sapatos, magpintura, para pagdating po ng December, meron po kaming gift-giving sa mga batang kalye. Sa mga bata, oo. Pruin mo, pwedeng-pwede, ano? Mm-hmm. Pero teka muna, ang kalalabasan lang lagi ng lahat ay paano yung dikulay? May kulay yung sapatos. Opo, dikulay. Ito po yung ano kadalasan po natin pwedeng ano, you know, yung spray paint po. Oo. Ito po yung sinasabi ko kanina, wisik-wisik lang po, at least mga siguro mga isang ruler po yung layo. Oo. Wag po yung malapit kasi pag malapit po may tendency ito lang po yung makukulayan niya. Mag-ano po siya, yung titigas na yung pinaka-inner po ng sapatos. So, malayo lang po ang pagwiwisik. Hindi ko po kasi pwedeng gawin dito Hindi. Ayan. Oo. Tapos sa Marikina naman po, at dahil marami po mga sapatero doon, marami rin pong shop ng bilihan ng sapatos doon. Makakabili po tayo na pintura po talaga na pang sapatos. Ah, doon. Ayan, meron po yun. Ito po yung mga, pag nakikita nyo po sa mga nagpapashoeshine kayo, may makikita po kayo mga nagshoeshine, may biglang gaganunin, iginagano po sa sapatos, para po mas kumintab at mas mukhang bago yung sapatos. Pwede po natin gamitin to. Ayun. Na para po mas malambot pa po yung texture ng ating sapatos. Pero yung ganito, ano tawag dito? Ang tawag ko lang po dyan, pintura eh. Pag sinabi nyo na po dyan, na pintura pang sapatos, iyan po ibibigay sa inyo ng mga sa mga shoe supply po sa Marikina. Magkano naman yung karaniwan ng ganito? Pag ganyang bote po, siguro nasa 60 pesos. Mura na po siya. No? At gano'ng katagal nagagamit to? Ilang sapatos ang pwede paggamit na ito? Ito po siguro, ito ginagamit ko, pang shine ko ng sapatos, sinabot na isang kalahating taon eh. Kasi ano lang po yan, dampi-dampi lang po sa foam. Pagkuha nyo po sa foam ng ganyan, ganyan nyo lang po siya. Kakalat na po yung pintura nun. Ayun. Magiging ano, ba kung makintap, shiny siya. Opo, shiny. Parang bagong bili ang labas. Ganun na po ang mangyayari sa mga sapatos natin. Okay. Ayun po. Ayun. Mga bay, may nakuha ba kayo na tip? Napakahalaga na binigay ni Abay Mark Cerezo tungkol sa kung paano pa natin magagamit ang lumang sapatos mula sa luma maging bago, mukhang bago. At marami pa siyang ituturo sa atin sa aming pagbabalik dito lang sa Tambay! Diyan lang kayo!